Nag-isa kami. After 5 years, we are still pulling our trolleys. Bakit yung kay Biboy, ano, natatanggal lagi? Muni-muni. Sana yung bahay namin malapit sa ganito, no? Alaking difference ng ikaka-happy ng family. Ay, nang tanong ulit. Okay. Isang tanong, isang sagot. Paano kayo nakapunta sa Japan? Transfer from same company sa Pilipinas, transfer from Philippines to Japan. Itatrabaho si Daddy sa isang German multinational company at meron yung planta sa Hamakita. Nung bago siya mag-transfer, binigyan siya ng ticket at accommodation para pumunta dito, para sa interview, para sa plant tour at Hamakita tour, para ma-feel niya kung gusto niya yung job, yung place. Na-feel ko noon. Feel na feel niya noon. Sabay-sabay kaming pumunta dito sa Japan noong November 14, 2015. At doon kami sa Haneda Airport. Dumating kami gabi na, kaya yung company nag-book ng hotel para doon muna kami magstay overnight. Doon kami sa Excel Hotel Tokyo. At the following day, saka kami nag-travel from Tokyo to Hamamatsu. Nag-arrange din sila ng accommodation para sa amin doon. Sa Hamamatsu Hotel Crown Palace kami nagstay naman. Umabot din kami ng 1 month doon. At dito, sa Hamamatsu na namin, dito na namin na-meet yung aming relocation agent na tumulong para asikasuhin yung lahat-lahat ng papers namin, yung mga sa school ng bata, yung sa City Hall, at paghahanap din ng apartment. Anong trabaho mo, Daddy? Trabaho ko sa Pilipinas o dito sa Japan? Pareho na lang. Sa Pilipinas ay manufacturing engineer, specialized in industrial automation. Tapos dito sa Japan, same din ang trabaho, pero ngayon nilipat ako sa IT. IT na trabaho ko ngayon, IT engineer. Watch niyo po yung video niya. Meron po siya, foreigner IT engineer in Japan. Nandun po yung link. Tun. Nandun sa taas na yon. Click niyo po yung link. Meron daw bang transportation allowance? Meron. Sa company mo? Meron, maglalakad. Meron. Meron, kung may kotse ka, meron ka dapat gas allowance. Meron. At kung, dahil wala kang kotse, anong allowance mo? Transportation allowance. Reimbursement lang. Oo. Bakit ka naglalakad, Daddy? Kasi bagsak sa lisensya. Dyan. Yan ang nagbagsak kay Ricky. Yan. Sa Kirikay. Kumakalimutan building niya. Kirikay yung pag-convert ng Philippine driver's license to Japanese driver's license. Six times. 2,400 yen. Wow. Each. And plus 6 trip. Cool.
Bagong gising, nakalimutan kong tanungin. Bumagsak ka nga sa Kerikay, di ba? How many times? 6 times. Oh, eh ba't hindi ka mag-enroll ng driving school? Kayamanan eh. Mahal. Mahal. Walang pera. Mm. At saka isa pa, hindi na rin kami long term ang naiisip naming pag-stay dito dahil nga yung mga bata hindi nagtathrive sa Japanese school. Kaya tiis, lakad ka na lang ha. Exercise. Taba pa rin. Bakit kami nag-homeschool? Bakit nga ba? Siyempre, di-research naman namin nung nalaman namin na pwede kaming sumama dito at pwede yung mga bata na mag-aral sa Japanese school. Ni-research namin yon sa mga kakilala namin. At syempre may internet naman. At ang sinabi sa amin, of course, yung mga bata, sponge yung brain. Yun yung mga sinasabi kadalasan, sponge yung brain yan. They're still young, they can learn so much. Nihongo is easy to learn, mga ganon. Also, isa yun sa mga tinanong syempre ni Ricky nung pumunta siya dito, mag-isa muna sa Japan. Tinanong niya syempre dun sa interview yung education system. And they assured him na okay ang education system dito. It's okay naman. Totoo naman, wala kaming masasabi. Especially dito agreed. Kami napunta sa Hamamatsu kasi dito yung mga Filipino students sa elementary and junior high school, they have support, Filipino support teachers. And swerte yung mga anak namin dahil natapat sila sa mababait na class advisors, sa mababait na Japanese classmates, at lalong mabait na mga Filipino support teachers na naging kaibigan na rin namin through the years. Hindi namin na-factor in na iba-iba ang bata. Merong iba na kinaya ang pag-aaral sa Japanese school na kahit merong, alam mo yan, may language barrier, natutunan nila yung lengguwahe at naging okay sila. Good for them. We are very happy for them. Proud of them even. Pero hindi namin pwedeng ipilit sa mga anak namin yon. Of course, nung una pinilit namin, nanonood ng YouTube videos, nag-aaral sila ng Nihongo classes every Saturday kahit ang layo namin sa train station. Mga tatatlo o dalawang 2.5 kilometers. Pinipilit namin yon every weekend na magpunta. Pero hindi. Mga isang taon din na ginagawa namin yon. Oo. At nakikita namin sa mga bata na they are not thriving and they're not happy. Ayun. So, may limit syempre ang pagpipilit. Baka pag pinagpatuloy namin na ipilit sila, hindi lang sila makatapos ng pag-aaral. And that is a big no-no to in our family. Paano daw kami nag-homeschool? Nung una, last school year, nag-umpisa na kami ng homeschool. Inuna na namin si Tristan na ilipat from DepEd to, from Japanese school to DepEd. And we are grateful, by the way, to Mommy Serge. Friend namin siya from Calamba, Laguna. Kasi siya yung nag-introduce sa amin sa homeschooling. Hindi namin alam noon that we can continue studying under DepEd curriculum kahit nandito kami sa Japan. And she was the one who introduced us to homeschooling. Also, we are very grateful to Teacher Amy from Casa de Libro. Kasi siya yung tumulong sa amin para ilipat yung sa mga requirements, ang tiyaga-tiyaga niya na tulungan kami sagutin yung mga tanong namin at tulungan kami tungkol sa mga requirements para malipat namin si Tristan. Fifth grade si Tristan noon, and because of her, nakalipat si Tristan at naging super okay po yung aming homeschool last year. Masaya kami. Last year, binibigyan lang kami ni Teacher Amy ng plantilla. Ano yun? Listahan? Oh my God, my hair. Last year, binibigyan kami ni Teacher Amy ng plantilla. Listahan yun ng mga subjects na kailangan namin i-cover in a specific month, in a specific quarter. And then she sends us exam na monthly and quarterly para mag-gauge if
Tristan and Dindi are learning. Of course, if we cheat, hindi naman kami ang mawawalan, yung mga bata ang mawawalan, kasi ibig sabihin, hindi sila natuto. So, honesty lang yon, and of course, responsibility, and yung pagmamahal mo sa anak mo na matutunan niya yung dapat niyang matutunan. This year, lumipat kami sa Homeschool Global kasi walang grade, senior high school si Teacher Amy, kaya lumipat kami sa Homeschool Global, silang tatlo na, para sama-sama na kasi sila. At yun, Homeschool Global na si Tristan, si Dindi, at si B-Boy. Ang napili naming curriculum, hindi ako ang pumili eh, yung mga bata ay fully online, kaya kinailangan na magkaroon sila ng tag-iisang laptop. Meron silang access sa Ignatia, yun nandun yung curriculum nila, nandun na yung libro nila, andun na lahat, kumpleto na yon. May vocabulary, maganda yung online platform na yun eh. And they don't have periodical tests this time. Nandun na rin kasi sa Ignatia yun, nag-grade na rin yun. Real-time grading, there are times na may manual grading kasi ako yung mag-check, kami ni Ricky nag-check. Pero alam mo na agad kung ano yung grade mo if you are passing real-time. Pero kung pupipiliin kami, mas gusto namin yung last year na hindi fully online. Yung meron silang physical books. At mas malaki yung participation ko. Kasi ako yung nagre-research ng mga pag-aaralan nila, supplementary materials. Buko dun sa libro, sa books na galing dun sa homeschool provider namin. Mas masaya kami nun kasi. Mahirap daw bang mag-homeschool dito sa Japan? Mahirap. Kasi walang libraries na pwede namin bisitahin na merong wide array of English books. Ganun din sa mga bookstores, wala rin kaming mabili. So sa Amazon lang, at mas expensive syempre. Unlike kung sa Pilipinas, merong book sale, merong Recto, at merong national bookstore na mabibilhan ng mga books. Isa pang dahilan kung bakit maghirap mag-homeschool sa Japan ay dahil hindi namin sila ma-enroll sa swimming class or basketball class para sa kanilang PE. Instead, meron silang ina-attendan na free online PE class sa Homeschool Global. And pagdating naman sa arts, madali naman yun gawin. Sa mga decorations lang ng monthly celebrations namin, sa projects, nagagawa na nila yun. Pagdating naman sa music, kung sa Pilipinas, pwede namin silang i-enroll sa mga voice lesson, piano or guitar lessons. Ang ginawa na lang namin ay nag-aral sila ng piano through Simply Piano app, and natututo naman sila. And walang inclination si B-Boy Tristan at Dindi sa sports. Wala silang hilig sa sports. So hindi kawalan na hindi sila nag-PPE. Alam yon, yung hardcore PE. Masaya na sila na tumutugtog. Mas mahilig sila sa music kesa sa sports. So, wala kaming naging problema naman. May balak daw ba akong magtrabaho? Siyempre naman! Gustong-gusto ko magtrabaho. Gusto ko magkaroon ng sarili kong pera. Nung pumunta kami ng Japan, akala ko makakapagtrabaho na ako kasi in-expect ko sa ibang bansa merong daycare. Meron naman eh, di ba? Pero unfortunately, malayo kami dun sa mga daycare centers. And eto nga, bigla kami nag-homeschool, so hindi talaga ako makatrabaho. Pero hopefully, gusto ko makapagtrabaho someday. Hindi man yung kurso ko kahit na ano. At sana maging English teacher din ako someday. Meron bang Filipino homeschooling community dito sa Japan? Dito sa Japan walang Filipino community na or homeschool. Or baka hindi tayo aware kasi nasa probinsya kami. Ang popular dito yung mostly yung mga Caucasian. Oo. Mga taga-America. Mm-hmm. Ganun.
Pero Filipino, hindi namin alam. Hindi namin aware. And baka dito sa Hamamatsu, kami lang yata yung nag-homeschool kasi hindi makapaniwala yung Board of Education na nag-homeschool kami. Honggo ka ba? Ba daw tayo sa bahay? Ah, hindi. Hindi tayo nag-Japanese. Hindi kami marunong. Si Daddy marunong konti. Si B-Boy konti din. Sa company, English siya. Oo. Kasi yung mga kausap ko sa ibang bansa. Oo. Tsaka yung boss ko kausap, magaling mag-English din. Oo. Tsaka ginagawa siyang pagpag-practice ng English. Ginagawa kong punching bag na English. Gumagaling na, di ba, through the years? Na eh. Gumagaling na eh. Humahasa ng English speaking skill niya. Kaya siguro, ayaw ko turuan ng Japanese channel na mag-English. So, bakit? Ba talaga tayo nag-Japan? Hirap buhay sa Pilipinas eh. Maganda naman trabaho ko sa Pilipinas kung tutusin. Pero laging struggling araw-araw. Hirap naman yung buhay dito. Pero mas magaan ang buhay dito kumpara sa Pilipinas. Pero malungkot. Malungkot lang dito kasi syempre ibang lahi eh. Iba yung kultura nila. Uy, and love story daw. Ang bango. Ang bango ng bulaklak. Bulaklak mo bango. Ayun. Tanong ni Lilia. Magkaklase kami ni Ricky. Sa MBA. Ano hindi ko MBA. Metropolitan Basketball. Masters in Business Administration. Engineering graduate siya. Ewan ko ba siya nag-MBA para lang pala makilala ako. Bango. Bango ng bulaklak. Bulaklak ang mabango. Yan o bulaklak. Ayun. And the rest is history. Mahaba na yan eh. Ano yung favorite naming Japanese food sa kay sabay? Chahan! Ramen! Gyoza! Ano yung hindi natin favorite sa kay sabay? Natto! Salamat sa mga questions ninyo. Hanggang sa muli. Paalam! Okay. Tuluhan niyo ako. Wawa naman. Makatayo ang ano. Grabe siya! Nagsisurpa, hindi naman makatayo. Kambot sa'yo dong!